sa kanya na video atong ang goal ani kay i-describe na to kung say variation mora gina siya again ang main atong topic actually kay variation sa atong pinulungan kay ang pag-usab-usab paglahi-lahi sa ang relasyon nila ba kung naang usa ka given na variable unsa iyahang epekto sa usa ka variable or usa ka situation ning atong gikumpara sa lain na situation unsa ilaha ang unsa na to pag describe sa ilahang relasyon. So mo na idea sa variation from the root word vary, so mausab-usab. Mo na tong target karon sa kaya na video nantay usa ka target lang yun ang pagdetermine sa ilang relationship. So between duha ka given na quantities, it could be situation or usa ka variable or duha ka variables kung para sila. So kani continue ta na din he usa ka situation ni siya. One day usa ka adlaw ni ana, two friends na duha ka barkada, si Alfred ug si Bruno, naka-decision sila na magpunti sa udagan sa ilang motor. Pareha sila og oras na gamit or for example 30 minutes sila magpinaspasa og dagan na iduha ka situation may tabo ani. Number 1, Alfred drove faster than Bruno. So mas dako pa mas paspas si Alfred pagpadagan kaysa ni Bruno. Ang pangutana, kinsa man poy mas taas og na-cover na metro sa pagdagan? Mo ni pangutana ana. Ang ikaduha na situation, si Bruno kay hinay ang pagdagan sa iyang motor kaysa ni Alfred. Karon, kinsa ang pinakagamay na metros ang pagdagan? I will give you a minute to think about this situation. And hopefully, makareflect mo ba na matter gid ang oras sa tanang butang o ang pagdagan po, ang pagdistansya o ang kapaspason. So, daghan kayo mga intervening variables, daghan kayo mga butang na yung mga relationship sa usag-usa. So, duha man itong buhaton ron. So, between given situations, unsa ang relationship nila, unsa relasyon nila. So, mo na siya'y conclusion or generalization sa kanina na situation, na ay duha ka paagi na makarelate tag mga quantities or mga situations or mga butang. Number 1 is directly and inversely. That's a concept na to ron. Direct ang iyang paglahi-lahi o napoy inverse iyang paglahi-lahi. So sa ato ang pinulungan, pagsaka o musaka, direct siya, diretso iyang epekto, increase-increase, decrease-decrease, inana. Ang inverse, lahi siya. So ato siyang i-define, the distance decreases as speed decreases, muna nitabo ganina. As a result, speed and distance are directly tied. So, increase ang distance, increase po ang speed. Decrease ang distance, decrease po ang speed. So, munaog ang distansya, munaog po ang iyahang kapaspason. Naputay gitawag na inverse. Muna siya ang time. Time increases as speed decreases. So, musaka ang oras kung hina siya pagpadagan. As a result, speed and time are inversely proportional. Kanina mga relationship, I believe you are familiar with this. But in this topic, ato na siyang ipa more concrete, more specific. So let's have an example para mas masabtan ninyo. In each case, identify two quantities. So pangitaon ninyo ang mga variables sa usa ka case. Determine whether they are related directly or indirectly. So, when say indirectly na yun, siya pagka-inverse. Explain their relation. One, the number of meters driven as was related to the amount of gas remaining in the tank. Number two, area of a square is related to its side. Number three, the amount of time a teacher spends grading is related to the number of students she has. So, I will give you mga 5 seconds to think. So number 1, unsa inyo makita na variables diha? Number 2, unsa pod? Number 3, unsa pod na? Okay, I think you are already have the idea.
Let's proceed to the solution. Number one, taon na. The number of meters driven was related to the amount of gas remaining in the tank. So, muna siya solution na to. Ang quantity number one is meters driven, ang iyahang metro sa pagdagan. Quantity number two is ang nabili na gas. So, inverse ilang relationship. So, direct naman nag-inverse ang kapilian na to. So, sa itong pilianan, inverse itong answer ni kay as the meter driven increases, so, mas layo ang pagdagan, mugamay ang atong gas na mahabilin. Mo'y ang gipasabot ana na situation. Let's have number two. The area of a square is related to its side. So, it could be any one area, but particular lang siya sa square. In particular na shape ang square ani. So, muna siya answer na to. Quantity 1 ani ka area. Quantity 2 is the side of given na square. Ang relationship nila kay directly ilang relationship. As the area increases, the side increases. Now, let's have the last example. The amount of time as a teacher spends grading is related to the number of students she has. So, kani siya na example. This is very timely na to kay tinggrado naman po. So, depende ang pag-answer, paghatag sa grado, pag-compute. Kung daghan ang estudyante, daghan pa ng mag-compute na grado. So, muna siya effect. Quantity 1 ang time na to. Quantity 2 is number of students. Ang ilang relationship kay direct. Ang explanation, mo to ganina, kung mas daghan ang estudyante, mudaghan po ang pag, mataas po ng oras na mahatag or ma-spend sa paggrado. There you have it. Again, mo na itong concept, finding relationships. Then, mo na siya tanan sa pagkakaroon. So, na-describe tagduha ka quantities.